po sa ating lahat and welcome sa ating channel, sa channel po na ito. So ngayong gabi ay pag-usapan natin ang tungkol sa pagiging mayaman or desire natin na maging mayaman. Sino ba sa atin dito yung merong puso, merong heart? Kasi ito yung nararanasan ko ngayon and isi-share ko lang po sa inyo yung mga revelations ni God, pinasasabi ng Panginoon para po sa ating lahat. So I really pray before I share this one na lahat po tayo ay maging blessed, lalong-lalo na sa lahat ng mga merong desire to get rich. Sino ba sa atin yung ayaw na maging milyonaryo? Sino ba sa atin dito yung ayaw na magkaroon ng maraming pera? So I guess, type nyo nga dyan sa comment section, I guess naman lahat tayo gusto talaga magkaroon tayo ng pera, gusto makatulong tayo, kaya nag-e-effort tayo, ginagawa natin lahat every day. We're having our works, we are engaging in a lot of businesses, hindi lang ako, no, but marami tayo. So share ko lang po sa inyo yung paalala ng Panginoon, yung salita ng Panginoon para sa ating lahat. So unang-una, i-share ko dito yung nasa Proverbs, na sabi dito, one man gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. So a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Makikita natin ito sa Proverbs chapter 11, verses 24 to 25. Shout out nga pala sa lahat ng mga kapatid ko na sumusuporta sa channel na ito at laging nanonood. Thank you so much. Sa lahat din ng mga nag-subscribe, thank you so much din po. And it's my prayer that you'll be blessed sa lahat ng buhay mo. So yun yung pinagdarasal ko, that as you hear this word of God, imbibless ka pa ni Lord lalo. Okay, so pinag-usapan natin dito yung tungkol sa pera. Meron akong kakilala na gustong-gusto niya talagang maging mayaman. Gusto niya magkaroon ng pera. Gusto niyang mag-ipon. Ayaw niyang magbigay ng kahit na magkano. So, sinasabi pala dito, a generous man will prosper. Isa sa mga secret, paano tayo mag-prosper or bakit tayo maging may buhay na prosperity, prosperous na buhay. Isa sa mga sikreto ay yung pagbibigay ng walang alinlangan, pagbibigay ng walang, yung hindi ka nagdadalawang isip na magbigay ka. So, hindi lang sa Panginoon, but yung pagtulong natin sa kapwa natin, sa mga magulang natin, o sa kahit na sino na nangangailangan. So, gustong-gusto ng Panginoon, yung tayo ay nagbibigay. Dahil in that way, nakukopya natin, na-imitate natin yung attitude ni Christ na nagbibigay din. Kasi ganun siya eh. Wala siyang halos tinitira para sa kanyang sarili. Yung love niya, binigay niya. Yung buhay niya, binigay niya. Diba? So, kahit na anong meron sa atin, hindi lang pera, pag binibigay natin yan sa iba, maging generous tayo, we will prosper. At sinabi pa dito na yung isang tao daw na nagbigay nang walang pag-aalinlangan, nakakatanggap siya ng mas marami pa na ibabalik yun sa kanya. Di ba tayo, minsan natatakot tayo magbigay, ayaw nating magbigay dahil baka wala nang matira sa atin. Natatakot tayo na kapag binigay natin yung ilang pera or ilang libo na nasa wallet natin, wala nang magiging para sa atin. So, ang ano kasi ni Lord, parang demand and supply yan eh. Pag sa milk ha, kasi nabibreastfeed ako, ito na yung example ko. So kapag nabibreastfeed ako sa baby ko, minsan sinasabi ko, hindi ko na lang to ibibigay yung nasa kabila, o mamaya na to kasi baka maubos. Hindi eh, kasi the more na nabibreastfeed ako, all the more na nagsusupply ng milk sa breast ko. So, ganun din po yung, sorry, ganun yung example ko, pero, the more na we give, the more na may darating sa atin. Hindi talaga tayo mawawalan, dahil promise yan ni Lord. So, punta tayo, related din ito sa riches and money, sa 1 Timothy chapter 6,
Ito kasi yung nabasa ko last day. Hindi ako nakapag-video nung nakaraang araw. Nag-baptism kami. Punta kami sa dagat. And so ngayon, Sunday ngayon. And I have to share this one kasi ito yung burden ko at baka makalimutan ko. So sa susunod na mga araw, ibang words na naman ang ipasasabi ng Panginoon sa akin na isishare ko din po sa inyo para po sa ating lahat ito. So sa chapter 6 ng 1 Timothy, may sinabi din dyan na, "But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that." People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So, merong message dito, no, na yung pagiging godly daw natin with contentment, may makukuha tayo dito. Bakit? Dahil kung tutuusin, tama nga naman na lumabas tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, wala tayong dala-dala kahit na saplot. Diba? Hubad na hubad tayo. So, aalis tayo sa mundo, ginagalawan natin ngayon, na wala din tayong madadala kahit na isang piso, wala. So, as long as meron daw tayong pagkain at mga damit, kailangan maging kontento na tayo sa kung anong meron tayo. Dahil, kadalasan daw sa mga tao na gusto talagang maging mayaman, na fall into temptation sila, no? And it's a trap from Satan, no? Into many foolish and harmful desires. So, ibig sabihin, kasi minsan, pag ang tao, meron na siyang maraming kayamanan na meron siya, minsan, natitemperan siya, gusto niya pa din ng more. Ayaw nating makontento minsan eh. Kaya, lagi tayong na-remind ng Panginoon na kung ano lang meron tayo, yun yung pasalamatan natin sa Kanya. Magpasalamat tayo, maging kontento tayo. Kasi pag gusto talaga natin, tayo yung parang eager na maging rich, hindi tayo maghihintay kay Lord, posible na maano tayo sa trap ni Satan. Kasi minsan, sabi kong it's a trap, kasi maraming mga mayayaman na nasisira yung family dahil siguro sobra-sobra na yung pera nila. So, yung mga lalaki ng bababae na meron na silang pambayad, no, sa mga babae. Sa babae naman, di ko alam kung ano yung mga kadalasang ginagawa. So, yun lang yung mga iilan sa examples. Na-fall into temptation tayo. Maraming mga tumutubong desires na hindi naman kaaya-aya at hindi galing sa Panginoon. Related siya dito sa topic na ng Proverbs 11 na binasa natin kanina, na hindi na tayo nakapagbibigay, hindi tayo marunong magbigay, lalong-lalo na at meron tayong maraming plans na ito yung gawin ko sa pera ko. Yung totoo, sa mga napag-usapan namin kanina sa bahay, pumisita kami doon sa mama ko, napag-usapan namin na merong mga tao na talagang nag-isip sila na mag-save sila para sa future nila. Pero minsan, kung aalalahanin natin yung story, no, na kung saan si Jesus or si God ay nagbibigay ng mana, food, para sa mga tao nung unang panahon, gusto ng Panginoon na sa araw lang na iyon, yung kukunin para gawing pagkain. Hindi natin siya ihuhord, hindi natin siya damihan, or hindi dapat damihan ng mga taong yon ang mana na binibigay ng pinapaulan ng Panginoon. Hindi dapat damihan na isipin para bukas o sa susunod ng mga araw. Kasi gusto ni God, every day,
makikita natin na talagang siya yung nagsusupply every day. Every day yon. Ang pag-supply niya sa atin ay every day. Okay, so maging content tayo kasi iba yung ikaw yung nag-effort, ikaw lang yung nag-effort na maging mayaman ka at makuha mo yung mga kayamanan at mga perang ganito at ganyan. Kasi posibleng madadaan na lang natin yun sa sama o sa kasamaan. Like yung mga tao na gusto agad magkaroon ng pera, ano sila, nagnanakaw sila sa bangko or what. Okay? So, sabi ni God, I will bless those whom I will bless. So, siya pala yung nagbibigay ng blessing. Kung gusto niyang i-bless tayo, kung gusto niyang i-bless ako, so, maghihintay ako sa kanya with thanksgiving and with praise. Hindi yung ako talaga lang yung nag-i-effort ng sobra-sobra para maging mayaman ako. So, hindi maganda yung, hindi sinasabi dito na ang money, okay, ang root of all evil, but our love of money, the love of money na. So, kasi kung meron na tayong love sa money, lahat na ginagawa na natin eh, kahit na yung kasamaan na. So, paos pa rin po ako sa pagpasensyahan na yung boses na parang lalaki, pero hindi ito makakahinder ng pag-share natin ng word ni God sa channel na ito kasi ito yung commitment ko talaga dati. So, parang ano ko lang, binaliwala ko lang, sinahaluan ko ng ibang content, pero ang FaneFaith talaga na channel is for the Word of God. So, again, kung gusto nyo pong manood sa iba kong mga vlogs at videos, nasa May Daily po yun na channel. So, merong last na command dito na isishare ko sa ating lahat para kahit medyo mahaba siya, sulit na sulit yung salita ng Panginoon. Sinabi dito sa the same chapter ng 1 Timothy, nasa verse 17, sabi dito, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So sana ma-explain ko ito ng maayos sa lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon, ng mga may kaya sa buhay, yung mga mayayaman, no? Mga may tinatawag kasi tayo na average lang, class A, class, mga, gano'n, no? May mga level-level tayo. So, I do not know kung anong level ka when it comes to our finances and sa riches, no? Pero, para sa'yo to, kung isa ka sa mga kinukonsider yung sarili na mga rich na mga tao. So, ikukumand ko daw, sabi, ikukumand daw, sabi ni Timothy. So, binabasa ko naman to para sa inyo. So, sa word ni God, sabi, ikumand daw lahat ng mga tao na mayaman, lalong-lalo na sa present world and in this generation today, na hindi daw tayo maging arrogant. So, I know you can understand well, we can understand well kung ano yung ibig sabihin ng pagiging arrogante. Yung minsan mamapagmataas na tayo dahil feeling natin, tayo ay nakakalamang sa iba dahil meron tayong pera, sila wala. Nakikita naman yan minsan sa ayos, no? Lalong-lalo na kapag bis na bis ka. Ang ganda ng damit mo, branded, nakakita ka ng mga tao na talaga ang dungis-dungis nila, hindi man lang sila makabili ng mga mamamahaling gamit at magagandang mga damit. So, hindi daw tayo maging arrogante. Tayo, so parang ako na din ito. Oh, and hindi natin ilagay yung ating tiwala at hope, no, doon sa pera o sa kayamanan natin. Kasi kapag dumating yung araw na
binabawi na ni Lord yung magandang health natin, minsan lahat ng mga wealth, lahat ng mga kayamanan meron tayo, ibibenta natin yan minsan para lang mabuhay tayo, para ma-extend yung buhay natin, no? So, ilagay natin yung, kasi totoo naman, walang certain dito sa mundong ginagalawan natin. Let us put our hope in God, dahil siya talaga yung nagpo-provide sa atin ng lahat para i-enjoy natin sa buhay. So, yun yung good news, no, na nagpo-provide pala si Lord ng lahat-lahat, everything ang pinoprovide niya para ma-enjoy tayo. Wow! Minsan hindi natin yun nakikita at na-appreciate, no? Hindi natin yun napapansin na pinoprovide na pala ni Lord lahat-lahat na ng needs natin, lahat-lahat na ng ako talagang nag-enjoy ako nung meron ako ngayon sa buhay, kahit na merong mga pressure, merong mga hindi ko controlled, merong mga parang ayaw ko na nangyayari, pero most of the time and above all things, above all else, okay, so alam ko na binibless ako ni Lord at alam ko na nag-i-enjoy ako, and ito palang lahat ng ito na meron ako ngayon is si God lang yung nag-provide nito, walang ibang nag-provide, hindi yung effort ko, hindi yung trabaho ko, of course ginamit yan, pero ang source pa rin ay si God. Okay, so lahat daw tayo gagawa tayo ng kabutihan. Maging rich tayo dapat in good deeds. Ganun. And to be generous. So na-mention na naman ang salitang generous and willing to share. Ayaw talaga ng Panginoon na madamot tayo. Ayaw niya na kinikimkim natin, kasi di ko makakalimutan yung phrase na we are blessed to be a blessing. Binibigyan tayo ni Lord, meron tayong kayamanan, meron tayong kung ano meron tayo ngayon, mga things pa yan, pera, pagkain, lahat-lahat, para i-share natin yan sa iba, para maging blessing tayo sa iba. So in that way daw, if we are sharing our wealth and what we have to others, nagli-lay up tayo ng treasure, not for ourselves, but nag-lay tayo ng firm foundation para sa darating pa ng mga araw, para makamtan talaga natin yung buhay na walang hanggan, buhay na galing sa Panginoon mismo. So medyo mahaba-haba po siya, kita ko dito 18 minutes, but let us edit this one. Let us see kung ilang minuto na lang matira. So, thank you once again for watching, and sana makabili na tayo ng camera talaga na yung magandang resolution, Canon or whatsoever, no, na pwede. Para maganda naman ako sa paningin ninyo, Jarat. In God's time, and if it is His will, then so be it. So, yun lang, and thank you so much for watching this video. God bless everyone. See you on my next vlog. Again, you can send your prayer requests so that I can include you in my prayers. In our prayers pala. Bye-bye. See you next time. Please don't forget to click like and subscribe. And also share. Kung may nangangailangan din ang salita ng Panginoon na ito. Bye-bye!